lang, kahit isang lunok na tubig lang ang intake niya, talagang isusuka niya. Kaya talagang nag-decide na kaming ano, pa-confine na. Good morning. December 29 ngayon. At tapos ito po si Sydney kasi ito gabi. Nagsusuka siya. Tapos ngayong umanda. Inano ko muna kasi pinainan po siya ng gamot. Tapos nag-stop siya sa pagsusuka. Akala ko okay na. Tapos this morning, tatae, tapos suka na, sabay na. Kaya dadalhin ko na siya sa doktor. So, nandito na kami sa clinic. Hintayin pa namin yung doktor na dumating. 10:30 pa raw, mga 30 minutes pa yung paghihintay namin. At ano, medyo umukay-okay naman yung lagay ni Sydney. Kasi siguro doon sa gamot na pinainom ko. Pero syempre, kailangan pa rin ng check-up. Ayokong magpaka-ano, kampante pa sa ngayon. What do you like to eat? French fries at saka burger? You like burger? Bumili si Papa ng mamon sa Red Ribbon. Ayaw naman niya. Ito ako na lang kakain. Gusto pala niya french fries. Tsaka ano? Tsaka chicken. Ay, burger? You like burger or chicken? Burger tsaka chicken. Ang dami na na. Ubus mo yun? Wow, okay. Ayan, dito na kami sa kwarto. Na-confine talaga si Sydney kasi kahit isang kutsarang tubig lang, kahit isang lunok na tubig lang ang intake niya, talagang isusuka niya. Kaya talagang nag-decide na kaming ano, pa-confine na. Ang lakas makapayat ng ano, tae, tsaka suka talaga. Ang lakas makapayat. Ilang hours pa lang yan, pero ang laki na ng pinayat niya. Pagaling ka na, bebe. At ang bait niya, nung ano, kinakabit na yung dextrose niya, hindi siya, ano, hindi siya umiiyak. Talagang, natulungan pa niya talaga yung ano, yung nagkakabit na hindi mahirapan. Ang bait-bait nito, sino. Lagi na lang, after na birthday niya, nagkakasakit siya. Laging nangyayari yan. Nung first birthday niya rin, after a week lang yata, na-confine siya. Tapos, ayan na naman. Tapos, yung second birthday niya, nagkasakit din siya, pero hindi naman as in malala. Tapos, ngayon, third birthday niya, ayan, confine na naman. Sana lang umukay na siya para New Year, nakalabas na kami. May New Year. Kasi, naalala ko rin yung mga naiwan ko dun sa bahay, yung mga bata. Kapag hanggang 2 o'clock, hindi na siya nagsuka, pwede na siya kumain. Gutom na daw kasi siya. Kawawa na. Lipstick? Grape? Pwede daw, biscuit. You like biscuit? Grapes. Matanong natin kung pwede yung grapes, ha? Yung ano? Yung doktor-doktor? Nani? May bili kita ng doktor-doktor? Ano nararamdaman mo? Ano masakit? Ha? Ano masakit? Wala? Masakit pa tummy? Ito? Sakit yung tummy? Sakit to? Masakit na masakit? O konti lang? Ha? Masakit na masakit? Nililibang lang niya. Nililibang niya yung sarili niya, kumakanta siya. Thank you.
po, kumain ako ng... Ano masakit siya? Turo masakit. Eta. Masakit, asan ba? Tato. Tsaka yan. Tato. Tsaka yan, masakit pa ka. Tato. Ang dami. Ang dami naman masakit. Tato. Tsaka tit. Ah, sa chocolate yan. Kaya sumakit, huwag ka nakakain ng chocolate. Tato. Tsaka yan, ang dami naman. Eto. Pag nag-pray ka, sasabihin mo, Lord, pagalingin niyo na po ako. Ganun na. Bye, guys. Bye, guys. Pwede mo nga, Jollibee? Yes. Yeah. What do you like? French fries? Chicken. Burger. Tsaka burger? Mm-hmm. Tsaka spaghetti? Yeah. Mm-hmm. Tsaka palabo? Mm-hmm. Madami na lang konti lang. Ano ka? Chicken and rice with the French fries. Parabot lang daw pwede. Can you go? Huh? Ano lang ako? Ayan. Pa-over din ako. Brado ka. Burger na ngayon. May cheese. Cheeseburger. Bakit? Pa't hindi? Pwede alisin? Toys? Oh, walang toys talaga sa hospital. Walang toys sa hospital. Gahanap na ng toys. Buti hindi nga umiiyak ang bait niya. Tapos umihi na siya. Ngayon yun nga, yung ihi niya, kailangan i-test yun. Naibigay na namin yung ihi niya. Ano na lang yun? Napupo na lang niya, inaantay ko. Ang bait niya kasi hindi niya ako pinapahirapan. Talagang nakipagka-cooperate siya. Mama, uwiwi na ako. Sasabihin niya. Mabait ka? Kasi po, gusto mo nang gumaling? Natatawa sila sa iyo. Bela, bela. Smell ka. La 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 la. So, itong room na nakuha namin, 1,450 a day. Ito yan. Tapos meron dito ng upuan, may TV maliit, 14 inches and 90 inches. Yan, may aircon, may cabinet sa taas, may lababo, cabinet sa baba ng lababo, tapos may CR, medyo maluwag. Tayo. Ha? Tayo. I like tayo. Tayo. Dito? Saan ka pupunta? Outside? Bawal. Pagdating ni Papa, kasi hintayin muna natin yung doktor. Wait natin yung doktor. Tapos pwede ka nalabas. Okay? Yung mga bata din doon niya sakit. Pareho sa iyo. Tsaka may baby ka ba ako. Okay, dito na naiiyak. Tapos merong mama na merong baby sa loob ng tummy. Dito kami ng hospital ni Baby Aisha. No, kasi nakunan ako few months ago. Yun ngayon, hindi na ako napag-vlog. Dito rin ako na hospital. Ano na yung chat ko noon, 5 months na. Kaya yun din yung reason na nakapag nag-stop ako mag-vlog dahil sobrang sela talaga ng health ko that time. Ngayon, sa mga nagtatanong pala na sa pagkaka-hospital ni Sydney, anong main reason yung pagkain niya ng donut. Yung donut na yun, nabibili lang sa bakery, hindi yung mga donut na ano talaga. Sa bakery lang na donut, yun, naan siya. Hindi lang siya yung kumain. Kumain din yung ibang anak ko at saka yung mga pinsan nila. Tapos lahat sila medyo may naramdaman sa tiyan nila. Si Sydney lang talaga yung pinakanapuruhan. Eh dati naman sila bumibili noon, okay naman. Tsaka masarap, nasasarapan sila kaya mibili kami noon. Ngayon, ngayon lang nangyari na ganyan. Sumakit yung chan nila doon. Sa Sydney, yung pagkainip niya, dinadaanan lang niya sa pagkanta. There, baby.
si Papa na McDo. Ako mag burger, si Sydney, chicken. Tsaka itong ano, Mamon, nag-relax yung kanina. Pero bawal siyang juice, water lang talaga. So ito, may water siya rito. Dami niya nakain, may kita na na, kalahati, parang maubos pa niya. Maubos niya to, itong isang order na to. Nakatulog na si Simi. Nakatulog din. Pero naubos niya, busog siya, naubos niya yung ano, yung isang order ng chicken McDo. Tapos nag-water siya. Ako, ito na yung aking brunch, breakfast, and lunch na. Si Papa, umuwi muna kasi tingnan niya muna yung mga batang naiwan doon sa bahay kung okay lang ba. Check niya doon. Brand out pa. Kaya tingnan niya baka kung ano nang nangyayari. Baka nagbubugbogan na o ano ba. Mahirap rin kasi ano eh, pagkati wala ang iwanan yung mga lalaki. Diyos ko po. Sana hindi na magsuka si Sydney pagkagising niya. Kasi kung hindi na siya magsuka, okay na. Siguro bukas makakalabas na kami. Nilalagnat si Sydney. Tinuro ka siya ng antibiotic. 1 o'clock. Hindi pa siya nilalagnat nun. Ngayon, 1 hour na siyang nilalagnat. Pinainom na siya ng, nilagyan na siya ng paracetamol. Hindi pinainom, tinurok pala sa dextrose. Yun, sana. Tapos ngayon, nakatulog siya ulit. Nagising na siya kanina nung nilagnat siya. Tapos, natulog siya ulit after 30 minutes. Siguro, medyo groggy pa siya sa gamot. Kaya nakatulog siya. Yan. 6 o'clock na. Tulog pa siya ulit. Sana, umokay na siya ang ulay na yung lagnat. Sana, sana. Tapos na pong kumain si Sydney. Nabusog po siya. Ang dami niya kinain na bulalo. Yummy ba yung bulalo niya? Yummy yun. Tapos uminom na siya ng gamot. Very good na siya. Anong oras na ba? 7:56. Wala na siya lagnat. Pero parang may sinat-sinat pang konti. Pinalitan ko na ng gamot. Ay, ng damit. Di pa niya ubos yung isang dextrose. Nantok na. Patulogin ko na si Sydney. Patulogin ka na, no? No? Nagpupo siya. Tubig pa rin. Pinatest na namin yung pupo niya. Mawa. May sinat pa, mainit-init, may sinat pa siya. Pagaling na ng bebe! Ang likas niya, nagbuto yung dextrose niya. 9:34. Nilalagnat pa si Sydney, 12, anong oras na? 12:50. Video. Kumain siya ng tinola. Maraming kinain si Sydney. Nilalagnat pa siya. Time check. 3:17 p.m. So, second day na namin dito sa hospital.
Ilalagnat pa siya, tapos nagpupo pa siya 3 times today. Yan, kaya tubig pa yung pupo niya. Kaya hindi pa kami makakalabas. Akala namin makakalabas na kami today, di pa. So, nasa unang dextrose pa lang kami. Unang ganyan. Pa lang kami. Ewan ko kung magpapangalawa. Malamang magpapangalawa na kasi malapit na maubos. Pero bukas, New Year na, 31. So, sana naman, sana. Hope, praying kami na ano, lumalim na siya para hindi kami mag-New Year dito sa hospital. Inayos yun na mong dugo kagabi. Yan, wala na. Kasi nag-ano, clot. Nag-clotting tapos hindi na tumulo. Nagbara na doon sa ano. Yan. Tapos meron kaming meron ng panibagong so meron ng bagong ano ito. In case na maubos yung nandoon. So meron ng kapalit doon. Oh, matapon. Okay, ubus mo. Very good. Mabigat. Isa pa. Damihan mo. Sige pa. Ba't ang konti? Ang sabi mo? Miss na ninini yung Kuya Brad mo? Miss mo na si Kuya Brad mo? Miss ka na rin ni Kuya Brad. Yay, kumakain siya. Oro mo yan. Have you... Ah, ano yung banana? Yay! Naubos niya yung banana niya. Pag-biscuit pa siya niya? O, yung may palaman. Hindi, yung walang palaman daw. Ha? Punit na. Wow! Kit, galing kay tita ko. Wow! Mag-take ako lang kita po. Okay. Happy ka? Mami, happy ni Tita po, Mom. Love daw ni Nini si Tita po. Love ni Nini. Wala ako. Paraw niya yung gift ni Tita Tatat. Ito. Go. You like? Tingin nga. Oh, picture mo na, pakita natin kay Tita. Smile.
Puro pepa. Pinakayaw nila tita mo yung ano ah. Mga pepa toys. Nainip yung bata. Lumabas na. Saan yung tusok sa'yo? Saan? Yun. Ay! Uwi ka na? Ha? Uwi ka na? Third day na namin dito sa hospital. Ngayon, oh, nagpupo si Sydney. Pero medyo parang may laman-laman na. So, hindi na talaga pure tubig. So, baka umuwi na kami ngayon. Dahil nawala na rin yung lagnat niya. Kaya, tinitingnan pa kung makaka-uwi kami ngayon. Ngayon, pilip mo muna kami ang waiver. Eh, today is December 31 na. Para mamaya gabi, makapag-New Year sa bahay. Tapos makakain din siya ng maayos kasi baka dito hindi siya makakain din ng maayos kasi wala yung mga kapatid niya doon sa bahay. At least may kasabay siya, makakain siya ng maayos. Yun, kaya tingnan namin kung makakalabas na kami today. Ayusin ko muna yung billing. Kung magkano yung babayaran namin. Hindi ko pa nga siguradong magagamit yung SS. Ay, yung PhilHealth pala. Hindi pa sigurado.